Hello everyone! Sa video na ito ay ituturo ko sa inyo kung paano mag-add, mag-subtract, mag-multiply at mag-divide ng radicals. Pero bagong lahat, alamin muna natin yung mga basic rules sa operations of radicals. Radical terms are similar if it has the same radicand and index. Examples, square root of 5, 3 square root of 5, negative square root of 5. Pare-pareho sila ng radicand at pare-pareho sila ng index. Ang mga examples na to ay similar radicals. Radicals are unlike or dissimilar if the radicand are not the same and or the index are also different. For example, square root of 5 and cube root of 5. Dissimilar sila kasi magkaiba sila ng index. Another example is square root of 5 and square root of 6. Pareho sila ng index pero magkaiba sila ng radicand. In adding or subtracting radicals, you can only add or subtract similar radicals. To add or subtract similar radicals, add or subtract only the coefficients of the radical number and copy the common radicals. In multiplying radicals of the same order or index, ia-apply natin ang rule na the nth root of a times the nth root of b is equal to the nth root of a times b. Ang gagamitin naman natin na rule sa dividing radicals, if the nth root of a number is divided by the nth root of another number, then the result is the nth root of the quotient. Dito sa letter A, make each pair of radicals similar by reducing the radicand. Sa letter B naman, ang gagawin natin ay kukunin natin ang sum, difference, product at ang kanilang mga quotient. Wala na ngang paligoy-ligoy pa, simulan na natin pagkatapos ng intro. Hello mga anak shes, welcome to Math TV PH. Ang channel na ito ay tungkol sa math tutorials, lectures or discussions na Tagalog at Taglish na dedicated sa lahat ng mga estudyante. Kung interesado ka, please like, subscribe at i-click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka kapag may bago akong upload na video. Good day mga anak shes, parents at mga teachers. Ang first example natin ay square root of 2 at square root of 8. Ang goal natin is to make them similar radicals para ma-add natin or ma-subtract natin. Since dito sa example na to, ang lowest radicand ay 2, mag-isip tayo ng factor ni 8 na may 2 at ang partner niya ay perfect square. That is 4 and 2. Ang pair natin ay square root of 2 and square root of, ito naman, 4 times 2. And then, ito, isimplify natin, ilalabas natin yung square root of 4. So, what is the square root of 4? That is 2. Ang matitira sa loob ay yung 2. Then, sa letter B, add the pair. So, ang pair natin ay square root of 2 and 2 square root of 2. Pareho na sila ng radicand, so madali na lang tayong mag-add. Kapag mag-a-add tayo, square root of 2 plus 2 square root of 2, i-add lang natin yung coefficient. So, dito, automatic na may 1 dito. So, 1 plus 2. 1 plus 2. Then, copy the radicands. Square root of 2. Then, simplify. 1 plus 2 equals 3. And then, kopyahin lang natin ito. Square root of 2. Ang sum ng pair natin ay 3 square root of 2. Ang next naman is to find the difference of the first radicand from the second radicand. So, mauna muna to. So, 2 square root of 2 minus square root of 2. Kagaya lang din siya ng addition, isubtract lang natin ang kanilang mga coefficient. So, 2 minus 1 kasi automatic may 1 dyan. Then, kopyahin lang yung radicals, square root of 2. Then, simplify. 2 minus 1 equals 1. Kopyahin lang itong may radical, square root of 2. Or, pwede nyo namang isulat na lang na square root of 2. So, the final answer is square root of 2. Yung pangatlo naman is we are going to multiply the pairs. Dito naman, ang gagawin dito, imu-multiply ang kanilang coefficients and then imu-multiply din ang kanilang radicands.
So 1 times 2 equals 2. Then ang gagawin natin sa mga radicands, i-multiply din natin. 2 times 2 equals square root of 4. So ang mangyayari, 2 square root of 4 is 2. Then simplify, 2 times 2 equals 4. Okay? Ang last na gagawin is to find the quotient. Find the quotient of the first radicand from the second radicand. So, mauna mo na to. 2 square root of 2 divided by square root of 2. Okay, ano bang napapansin niyo dito? Diba ito at ito ay pareho. So, pwede na natin itong i-cancel kasi pareho sila. Expressions divided by itself is equal to 1. Kaya ang matitira na lang ay 2. So, the quotient is 2. Another example, number 2, the cube root of 40 and cube root of 135. So, dito sa example na to, cube root naman. Pwede ninyong gamitin itong power table, i-screenshot ninyo, or pwede nyo namang ilista para mas madali na lang kayong maghanap ng kanilang factors. Dito sa cube root of 40, alin dito sa power table ang factor ni 40? Na perfect cube, that is 8. At ano ang partner ni 8 para maging 40? That is 5. So ito magiging cube root of 8 times 5. Paano naman yung cube root of 135? Since ang factor ni 40 ay 8 at 5, i-divide natin si 135 ng 5 para maging magkapareho sila ng radicand. 135 divided by 5 is equal to 27. So, ito magiging cube root of 27 times 5. So, perfect cube na yung 27 at 8. Ngayon, isimplify na natin. What is the cube root of 8? That is 2. Kasi 2 times 2 times 2 equals 8. Yung 2 ilalabas natin at ang matitira sa loob ay yung 5. Cube root ito. Then, what is the cube root of 27? That is 3. Kasi 3 times 3 times 3 equals 27. So, yung 3 ilalabas natin. Ang matitira sa loob ay cube root of 5. So, diba pareho na sila ng radicand. Ngayon, ano naman ang kanilang sum? So, 2 cube root of 5 plus 3 cube root of 5. So, add the coefficient. 2 plus 3 equals 5. Then, kopyahin na lang yung radicals. So, cube root of 5. So, the final answer is 5 cube root of 5. Ano naman ang difference ng second radicals at first radicals? So, that is 3 cube root of 5 minus 2 cube root of 5. Subtract lang natin yung coefficients, that is 3 minus 2 equals 1 cube root of 5. Or pwede na lang isulat na cube root of 5 kasi automatic na yon. Ano naman ang kanilang product? So, i-multiply lang natin yung coefficients, that is 2 times 3 equals 6. Then, i-multiply din natin yung mga radicands. So, that is cube root of 5 times 5 equals 25. Perfect cube ba ang 25? Hindi. So, ito na yung kanilang final answer. Ano naman ang magiging quotient niya? That is 3 cube root of 5 divided by 2 cube root of 5. So, ito makakancel na lang. Ang matitira na lang ay 3 over 2 or 1 and 1 half. Ito ang mixed fraction niya. Another example is the square root of 45 and square root of 125. Okay, so maghanap ulit tayo ng perfect square na factor ni 45. Pwede niyong hanapin dito sa power table. Ano ang factor ni 45 na perfect square? That is 9 kasi 9 times 5 equals 45. So, ito magiging square root of 9 times 5. Okay, so kagaya lang na din siya ng ginawa natin kanina. Para maging similar radical sila, i-divide na lang natin ito sa 5. So, 125 divided by 5
equals 25. So, perfect square yung 25. So, pwede yun ang gamitin natin. So, 25 times 5. Kunin natin yung simplified form niya. What is the square root of 9? That is 3. Ilalabas natin. Ang matitira lang sa loob ay yung 5. And, dito naman, ano ang square root ng 25? That is 5. At ang matitira lang sa loob ay yung 5. So, ang pair natin is 3 square root of 5 and 5 square root of 5. Ngayon, kunin natin ang kanilang sum. Okay, so ganito. 3 plus 5 equals 8. Then, kopyahin lang yung radical. So, square root of 5. So, ganun lang kasimple. Ano naman ang difference ng 5 at 3? So, 5 minus 3 equals 2. So, 2, kopyahin lang din yung radical. So, square root of 5. Okay, so ganun lang kasimple. Then, next, multiply. 3 times 5 equals 15. Square root of 5 times 5 equals 25. Pero yung 25 ay perfect square, so kailangan natin itong isimplify. Magiging 15 square root of 25 is 5. Then, simplify. 15 times 5 equals 75. Okay, so the final answer is 75. Divide naman natin. Yung second radical is 5 square root of 5 divided by 3 square root of 5. So, makakancel ito. Ang magiging sagot ay 5 over 3. Or, pwede natin itong gawing proper fraction at magiging 1 and 2 thirds. Okay, so, ganun lang kasimple. Another example, the 5th root of 3 and 5th root of 96. Okay, so kapag ganito, lowest radicand na yung isa, ang gagawin nyo na lang ay i-divide nyo siya sa second radicand. Okay, so that is 96 divided by 3 is equal to 32. Ito, 5th root of 3. And ito naman, 5th root of 32 times 3. Then, isimplify muna natin to. Magiging, ano ang 5th root ng 32? That is 2. So, yung 2 ilalabas natin. Ang matitira lang ay yung 3. So, ang pair natin ay 5th root of 3 and 2 5th root of 3. Then, i-add natin. So, ito, di ba, may automatic na 1 dyan. So, 1 plus 2 equals 3. Kopyahin lang yung radicals. So, 5th root of 3. Ito na yung sagot. Then, subtract naman. Yung second radicand, di ba, minus 1 equals 1. Then, kopyahin lang yung radicals. 5th root of 3. Or, pwede nyo namang tanggalin na lang yung 1. Kasi automatic na may 1 na coefficient na dyan. So, this is the difference of the pairs. Then, ano naman ang kanilang product? Okay, sulat natin. 5th root of 3 times 2 5th root of 3. Dito, may 1 dito. 1 times 2 equals 2. Then, 5th root of 3 times 3 equals 9. Perfect 5th root ba ang 9? Hindi. Kaya ito na ang kanyang final answer. Then, ano naman ang kanilang quotient? That is 2, 5th root of 3. Then, 1, 5th root of 3. So, makakancel ito. Ang matitira na lang ay 2 over 1. Then, 2 divided by 1 equals 2. Another example, 4th root of 32 and 4th root of 162. Maghanap tayo ng factors ni 32 na may perfect 4th root dito sa power table. That is 16. So, ito magiging 4th root of 16 times 2. Since ang factor natin dito ay 16 and 2, ang lowest radicand ay 2, yun ang i-divide natin dito. Okay, so 162 divided by 2 equals 81. So, ang magiging factor nito ay 4th root of 81 times 2. Then, simplify. Ano ang 4th root ni 16? That is 2. At ang matitira na lang ay 4th root of 2.
And ano namang ang fourth root ng 81? That is 3. Kasi 3 times 3 times 3 times 3 equals 81. So ilalabas natin yung 3. Ang matitira na lang ay fourth root of 2. Or pwede nyo namang gamitin yung prime factorization na tinuro ko na sa mga nakaraang video. Kung hindi nyo pa napapanood yun, i-click nyo na lang dito sa taas upang sa ganun ay mas madali ninyong masundan ito. Okay, so ang pair natin ay 2 fourth root of 2 and 3 fourth root of 2. Ngayon, kunin natin ang kanilang sum. So, simple lang, 2 plus 3 equals 5. Then, copy the radicals, fourth root of 2. Ito na yung sum. Ano naman ang kanilang difference? Second radicals, that is 3 minus 2 equals 1. Kopyahin ang radicals, fourth root of 2, or tanggalin nyo na lang 1, kasi automatic na 1 na ang coefficient niyan. So, ang difference ay 4th root of 2. And ano naman ang kanilang product? 2 times 3 equals 6. Then, 4th root of 2 times 2 equals 4. Pwede pa bang isimplify ito? By using the reducing radicals, pwede natin itong i-express. Para mabawasan yung index, gagawin natin itong exponential expression. So, magiging 4th root of 2 raised to 2. At kapag in-express natin siya sa kanyang exponential expression, magiging 2 raised to 2 over 4. And then, reduce to lowest term yung exponent, magiging 2. Ang lowest term ng 2 fourths ay 1 half. And then ito, kapag i-express natin ulit siya sa kanyang radical expression, magiging square root of 2. Or wag nang ilagay yung 2 kasi automatic na yan. Magiging final answer na ay 6 square root of 2. Then, ano naman ang kanilang quotient? That is 3 fourth root of 2 over 2 fourth root of 2. Then, makakancel ito. Ang matitira na lang ay 3 over 2 or ito magiging 1 and 1 half. Kung meron kayong mga requests regarding this topic, pwede nyong i-comment sa baba with the hashtag of operations of radicals. Gagawan ko ng video at mamimili ako ng 5 questions.